At halos lahat ng iglesia ay nangingilin sa linggo, which is pagsuway sa ika-apat na kautusan, mga kaibigan. Yun pala yung kasalanan ng Babylonia. At sabi ng Diyos na huwag kayo magsitanggap sa kanyang salot, kasi balang araw paparusahan po ng Diyos yung lahat ng iglesia na patuto, kasi sinuway po nila yung sampung kautusan ng Diyos. Pero ano pong mensahe ng Panginoon? Bago pa man yan gawin ng Diyos na parusahan yung patotot na iglesia o yung Babylon, meron po siyang mensahe. Magsilabas kayo sa kanya. Ibig sabihin ng Panginoon na tinatawag niya po yung kanyang mga tao na nandoon sa Babylonia, sa ina at saka sa anak, na magsilabas kayo. Yun po yung mensahe ng Panginoon. Magsilabas kayo sa inang iglesia, magsilabas kayo sa anak na iglesia, magsilabas kayo sa iglesia na mali ang doktrina, mga kaibigan. Pero, ngayon, siguro nag-iisip kayo na, ngayon na nalaman ko na ang Sabat ay yun yung tunay na araw na dapat ipangilin. Pwede kaya na magsimba ako sa Linggo at saka magsimba ako sa Sabado? Pwede ba yun? Hindi, mga kaibigan, kasi sabi ng Diyos, lumabas, mga kaibigan. Kasi kung mananatili tayo dyan, ibig sabihin na nakikisali tayo sa parusa ng kasalanan, mga kaibigan. Pero kung tayo po ay lalabas sa ating mga iglesia, saan po tayo pupunta? Mga kaibigan, tinuturo po tayo ng Diyos sa kanyang tunay na iglesia. Iglesia na tinuturo ang Biblia. At kaibigan, nais po ng Diyos na maging parte po tayo ng kanyang iglesia. At yan po yung mensahe ng Diyos para sa iyo ngayong gabi. Lumabas tayo sa Babylonia at maging parte po tayo ng kanyang tunay na iglesia, which is ang Seventh-day Adventist Church, mga kaibigan. Now, maraming taon nakalipas, yung mga archaeologists, naka-discover po sila ng isang bato doon po sa Italy. At meron dyan, sa bato na yan, na-carve na parang mukha ng lalaki, mukha ng matandang lalaki. At parang po yung mata niya ay nakaka-attract at parang nag-penetrate po siya sa ating mga kaluluwa. At according po sa legend, yung bato na yan ay tinatawag po yan na the old man of truth. Ibig sabihin, ang katotohanan po, mga kaibigan, ay darating po talaga sa bawat buhay ng tao, yung katotohanan. At sometime, at some point, kapag darating po ang katotohanan sa atin, huwag po tayong lalayo, mga kaibigan. Kasi sabi ng John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pero hindi po ito magpapalaya sa atin kung hindi po natin susundin ang katotohanan. Kaya ngayong gabi, magtatanong po ako sa inyo, sino po yung dito na gustong sabihin kay Jesus na, Lord, tulungan niyo po ako na sundin ang katotohanan. Yun ba ang inyong nais? Pwede po bang pakitaas ng ating kamay? Yes, mga kaibigan, yun lang po yung nais ng Diyos sa atin, na sundin po natin yung katotohanan, mga kaibigan. Kaya ngayong gabi, may pag-asa para sa iyo na nangagsilabas sa dakilang Babylonia. May pag-asa para sa iyo, katotohanan sa kaligtasan ay siyang ruta. May pag-asa para sa iyo, maniwala sa salita ng Diyos, huwag magduda. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa kay Kristo para sa iyo, sa alak ng Babylonia, huwag ka nang iinom pa. Ano ba yung mga alak na yun? Yung mga huwad na doktrina. May pag-asa para sa iyo, sa pananampalataya, sa kanya, huwag patakda. May pag-asa para sa iyo, utos ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay tumayo. Kantahin po natin yung Give Me the Bible. Came to seek and save the lost.
yung title po ng kanta ay Give Me the Bible. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil ngayon, amin na pong ulit na laman na kayo po talaga, Panginoon, na isang mapagmahal na Panginoon. Ayaw niyo po kami, Panginoon, na pumunta sa ibang landas. Gusto niyo po, Panginoon, na kami ay malaman po namin yung katotohanan. Maraming salamat po sa Biblia na siyang patnubay po namin sa katotohanan at sa kaligtasan. Nawa po, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na masunod at isabuhay po namin yung katotohanan na aming nalaman. At nawa po, Panginoon, i-bless niyo po yung aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Good evening sa lahat. Bukas, huwag po natin kaligtaan. Yung ating topic ay The Governor's Six Mysterious Mistakes. Huwag po tayong mag-absent at mag-invite po tayo ng marami pang friends. Tomorrow, The Governor's Six Mysterious